What's up mga master? So yung panibagong araw, panibagong video naman po tayo. At ngayong araw mga master ay tuturo ako kayo kung paano ba matatapos itong Challenge Duel Arena. So yan yung mga master, tuturuan ko na rin kayo kung mga tips, mga guides kung paano ba mabilis yung matapos siya. At syempre yung talagang tawag ito, mga discarte dapat na dapat yung gawin dito. So yan mga master, kita nyo naman natapos ko na to, yung 20 o 30 wins para sa event. So 30 wins sa Duel Arena, natapos na natin yan. At mamaya pagkatapos ito, sabay-sabay na natin nabubuksan yan. So dito muna tayo mga master sa mechanics ng laro, kasi may mga nagtatanong pa sa akin kung paano daw ba malalaro talaga to. Unang-una mga master, kagaya ng sinabi ko, pagkakapaglaro ka lang dito kapag meron ka ng arena flag. So itong itsura niyan mga master, makukuha mo siya dito sa MVP, pero isang beses lang yan sa isang araw. MVP mga master, ibig sabihin yung boss map, yung boss na lumalabas mismo sa map. Yan mga master, yung talagang nasa map na lumalabas, yun yung mapagkukunan mo nitong Duel Arena, itong arena flag. Hindi siya applicable dito sa sinusummon natin yan. Kagaya nito, nagsummon ako, unique MVP, hindi yan mga master tumatalab doon. So nawala, natunaw na yung unique MVP. So hindi siya tumatalab doon mga master, dapat yung mismong MVP lang. Kung wala naman kayo talagang arena flag mga master, maganda gastusan nyo na lang ng Young Vine, 100 lang naman ang kailangan nyo dyan. So halimbawa meron na kayo mga master, unang-una yung kailangan talaga, strategy nyo dyan, dapat laruin nyo na kaagad. Kasi kapag hindi kayo naglaro, pag may umatake sa inyo, mawawala yung arena flag nyo. Makukuha nila yon, mawawalan ka, kaya yun, wala na. So hindi ka na makakapaglaro. So ang maganda dito mga master, kapag may arena flag na kayo, kung gumastos kayo man ng 100 Young Vine, atake na agad kayo para makapagpadami ng flag. So ito, kung titang nyo dito mga master, yan, every time na atake kayo, matadagdagan yung flag nyo. Yung akin 8, so ito, atakehin ko itong CDD, level 109 lang siya, 163 yung BP. So maganda dito mga master, dapat ang strategy nyo, atakehin nyo lang yung mahina para mabilis kayong makapag pataas ng flag ninyo o makapagpadami ng wins. Ang target lang naman kasi dito mga master ay manalo kayo ng 30 times para matapos ninyo yung event. So yon, may 8 akong flag kanina, natalo ko siya, so makakakuha ko ng isa, kaya 9 flag na. So yun yung style dito mga master, every time na may atake sa inyo, mababawasan ka ng flag. Kaya may iba kasi nagtatanong kung ba't nawala daw yung flag nila at di na nakapag-atake. So yun yung dahilan dyan mga master, dapat makapag-atake kayo. Kung kaya, kapag may flag kayo mga master, tatandaan nyo dapat, huwag kayong magpa-farm set kapag mag-offline kayo. Hayaan nyo lang yung full build ninyo, tapos huwag nyo rin aalisin to. Yung mga PvP companion nyo, huwag nyo yan aalisin. Kasi kapag wala yan, na-attacking talaga kayo ng mga players. So mawawalan kayo dyan ng flag. Maliban dyan mga master, ang discard ko kasi dito mga master, hinahanap ko yung mga mahihinang players na. So para sure win. Ang diskarte dito mga master, tingnan nyo yung level. Halimbawa ito 149, mga ganyan lang ang tirahin nyo, ang atake nyo. Huwag kayong atake ng mga high levels. Halimbawa ito 184 yan mga master, meron siyang 247 BP, mababa lang. Pero since 184 yung level niya, ibig sabihin malakas din siya. Ang style kasi ng ibang mga players dito mga master, pinapababa nila yung level o yung BP nila, pero yun pala meron silang mga 5 star companion, so malalakas pa rin sila. Kagaya dito mga master, may inatake ko dito, ito yung mga umatake yan sa ito, defend, nag defend ako, natalo ko, ito yung natake ko, natalo ko, ito itong silam lamik na to, 115 BP lang mga master, akala ko kaya ko siya. So yung style niya pala, tinanggal niya yung mga yung build niya, kaya napakalakas. Pag tinik nang inatake ko na, puro 5 star yung companion niya, kaya napakalakas pa rin, kaya natalo ako. So yun, dapat ang strategy nyo mga master para mabilis kayo manalo, tingnan nyo lang yung level. Pag kaya nyo yung level, pag medyo low level sa inyo, tingnan yung BP. So huwag kayong papauto dito, kasi yung ginagawa ng ibang mga players. So bracket system to mga master, ako nasa 9 to 14, pangalawang stage na siguro to. Una, 0 to 8 na flag, depende kasi ang bracket dito sa flag mga master. Halimbawa, 0 to 8, ako nasa 9 to 14 na ako na flag. Pag umabot na yung flag ko sa 15, papasok na ako dito sa Labyrinth Stadium. So ganyan yan mga master, mas maraming flag, mas mataas na level, mas mataas din yung makukuha nyong
arena point pag natapos tong event na to. Tsaka mas mataas din yung siyempre yung battle coin. Matatapos tong event in 5 days. So yan yung dapat yung tandaan mga master. Maliban dyan, meron din pala ditong ranking. So yan, ito mga master yung mga naka 19 na flag na pataas. Yung kasama lang dito sa ranking ay yung mga nakaabot sa Labyrinth Stadium. Pinakamataas 23 na flags. Pero mahirap din yan eh, kasi maraming atake sa inyo. Pinakamababa na ay nasa 15, rank 44 siya. Ang mapapanalunan kasi mga master sa ranking ay ito. Sa rank 1, ito. Ito yung pwede mong maisuot. Yung title to mga master, ito yung 110 awakening card. Makuha mo 50 na arena points, tapos 300 na exchange coin. So sobrang sulit lahat yan mga master. Ito para sa mga cards na awakening talaga, sobrang sulit yan. Ito sobrang sulit din, magagamit mo yan dito mga master. Asa na ba yun? Pang exchange yan dito, pwede mo yung pamalit dito. Shadow cube, pamalit din dito. Sa exchange kaya pa dito, pamalit din yan. So sobrang magaganda mga master yung mga makukuha dito ng mga sa nasa ranking. Pero ang target nyo lang talaga dito mga maso ay matapos muna yung event. So ang discarte ko, yun nga kagaya na sinabi ko sa inyo, huwag kayong magpapalit ng item na farm set para hindi kayo mahirapan. Pangalawa, tingnan nyo talaga yung level muna. Kung mas mababang level saka kayo atake, huwag kayong papauto kasi may mga players na pinapababal ng yung level nila. Tapos pag inatake mo, matatalo ka, mababawasan ka ng arena flag. So maliban dyan mga master, ito pa lang dapat nyo rin tatandaan na hindi free yung pag-atake. Meron siya, ito, ewan ko na kung natawag nito, magre-recharge siya. Ito yung mga master, magkikita nyo dito na 68 points o 68%, every 20% isang atake na yan. So antayin nyo siyang mapuno. Para mabilis siya na mapuno mga master, kailangan nyo lang mag-online. Tapos pumatay na kayo ng pumatay ng mobs, mabilis siyang magre-reload. So mas maganda mas madami ka para mas maganda may recruit ka para mas mabilis siyang magre-reload. Sa akin mga 30 minutes lang may isang atake na naman ako. Maliban dyan, pwede rin kayo pumunta sa shop, bili na lang kayo mga master ng pang duel pataki mo. Asa na yun, nandito kasi yun. Pwede mo siyang gamitan. Basta dito siya mga master, mabibili mo yung dito yung pang atake doon. Kaso di ko siya makita ngayon. So yan, ito pala yung dual recharge ticket. Yun, dual ticket pala ang tawag doon mga master. Pwede rin kayo bumili ng dual ticket kung naubusan na kayo. So para naman makaatag-atang ulit kayo. Ang target nyo lang naman kasi 30 o 30 na, na panalo lang naman na kailangan nyo dito para matapos tong event na to. So ang maganda rin dito mga master, dapat pagka nakakuha na kayo ng points, ang gawin nyo mga master ay umatake na rin ng 100, kasi hindi nyo sure kung mananalo, matatalo ba kayo. Malay nyo, pagka pinabayaan nyo pa, may one, halimbawa meron na kayong arena flag na isa, tapos may umatake sa inyo, natalo kayo, naago nyo yun sa'yo, o di wala na, mag-aantay ka na naman na makakuha ng arena flag sa MVP, o kaya gagastos ka ng 100 yan ba. So kailangan mas palagi kang umatake. Halimbawa ito naman sa akin, may 9 na arena flag na ako. Kita nyo naman, natalo ako dito ni ano ba to, DG Size D. So yun, kapag natalo ako niyan mga master, mababawasan lang ng isang flag sa akin. So may 9 times ba akong pwede natalo. So mas maganda, mas maraming flag, mas maganda syempre, para mas madami rin yung chance nyo na makapaglaro pa dito sa arena. So yun yung pinakadapat nyo tatandaan. Ang discarte ko dito mga master, burst build ang ginagawa ko at tinanggal ko yung skill ko. Ito, tatlong skill kasi talaga dito. Yan. Itong tatlong skill yan, passive, ito yung pang-attack, ito yung pang-passive, ito pang-heal. Pinanggal ko na lang to para isang cooldown, para mabilis siyang tumira. Pag nakatira kasi siya ng Falcon Assault, matik na sa 1.5 million damage niya, kaya mabilis na natutunan yung makalaman. Pero yun yung kung kaya ko, kung kaya mo. Kasi may mga malalakas talaga dito mga master. Mga wheels na yung nakakatapat natin. Minsan may umabot ng 700,000 BP. So talagang malalakas sila. So yan mga master yung system nito. Hanggang 5 days lang to. Kaya hanggang nandiyan kaya kailangan maglaro na kayo maglaro. Kasi pagkatapos ng 5 days, titingnan na nila kung ilan yung makukuha mo. Kapag umabot ka dito sa
Labyrinth Stadium, makakakuha ng 30 arena point 100 dito. Pag umabot ka naman dito sa Labyrinth Stadium, dito nga pala yung sinilin dito. Pag umabot ka dyan, makakasama ka na rin pala dito. So yan, makakakuha ka na ng isang awakening card box. So ang target ko ngayon mga master, makapag-ara 15 na flag bago matapos yung event. So kapag nakapagpa 15 ka kasi automatic makakasama ka na dito sa ranking, makakakuha ka na rin ng isang eto awakening card box. So pero kung magpasala kayo, magandang i-aim nyo rin makapasok dito sa 1 sa 2 tap 3 ranking. So mag talaga rank 1 yan, diba? Awakening card box. Pero kaabot na rin kasakod nun sa dito kasi nabawasan. Nakita ko mga 700k BP, may 1 million BP na nga dito umabot, kaya ewan ko kung madali lang. Isa rin pala mga master, para may hindi kayo mahirapan, may tinatawag ditong restart ng flag yon. So dito sa receive na to, pwede kayo mag-restart yan mga master, dalawang beses na yan. Eto kung nahihirapan na kayo, halimbawa dito sa akin, meron akong 9 flag na sa current, ang current arena ko ay in Bridge Stadium. Siyempre yung mga katapat ko dito, mga malalakas na din, so yan na yung mga katapat ko, mga 300 to 400 BP na siya mga master. So kung gusto kong kung halimbawa kayo hindi nyo pa nag-clean dito, kapag nahihirapan na kayo, clean nyo lang mga master dito, i-receive nyo to, receive nyo lang yan, tapos babalik ulit sa 1 yung plug ninyo. So babalik din mga master sa mga low level yung makakalaban nyo. Dalawang beses yan, halimbawa nakapag 8 times na kayong nanalo, may 8 plug na kayo, receive nyo, babalik kayo ulit sa low level, tapos receive ulit kayo ng isa pa. Pag nakapag 8 ulit kayo, receive nyo, makukuha nyo to, tapos babalik ulit kayo sa 1 level o 1 plug. So mas mababa ulit yung makakalaban. So yun yung naging discarte ko mga master, kaya mabilis kong natapos itong 30 wins. So yan, yan siguro yung mga mechanics. Ewan ko lang kung may hindi pa ko na-discuss. Kung may tanong man kayo mga master, comment na lang dyan sa baba. So ito na, bubuksan na pala natin to, para magmasaya diba. Unahin natin itong Challenge Duel Arena, na ito yung card. Unahin natin lahat yan. So yan, titingnan na natin ngayon mga master kung ano yung mga nakuha natin. Unahin na natin itong tatlong top card box. So yan, gaganda. Nagpapangit mo. Wala tayong nagustuhan yun. So ito na, Wicked Weapon Shadow Cube, 3 to 5 star master, mga master na shadow o dark o shadow item. Ang shadow item mga master pala dito yan, hindi siya yung main item ninyo, hindi yan ha. Dito yan yung shadow item. So ang kuna ko na lang talaga dito ay para dito sa necklace at saka sa ring. Sana makakuha ko na yan, makakuha na ko yan ngayon. So unahin na natin to, itong cube that acquire, itong para sa armor, tingnan natin. So bagwig na pala. Disassemble muna tayo. Yan, disassemble na muna natin itong mga master. So yan, pwede na, open na natin to. Armor sana maganda, 5 star sana. 3 star, Nabs, Cross Shadow, meron ako nyan. So nadoble lang mga master. Ito yung gamit ko eh, yan o, Nabs Plot Shadow. So sayang, hindi natin yung mapapakinabangan. Dito kasi weapon sana 5 star. Naku, 3 star. Pangit pa. Lakat attack lang. Eto, mas maganda ito mga master yung meron sa akin. 4 star na kasi. Attack, magic attack din siya. So sayang, hindi rin natin yung magagamit mga master. So dalawang sayang na item. Dito tayo, weapon Baphomet Cube, na nabibigyan naman siya ng weapon shadow card. Sana maganda. Wow, the choco card. Pangit din. Pangit din mga master. 4 star na shadow card o dark card, kaso pangit din. At ito na, defense Baphomet's cube, armor tsaka helmet shadow card naman to. Tingnan natin, dark creamy card, defense at luck. So wala. Ang papangit na nakuha natin. Sino mga master, wala tayong nakuha maganda. Lahat ng item na nakuha natin dito sa event na to ay pangit. So yun, kakasal. So pero yun mga master, at least natapos na natin yung event. Nakita din natin kasi nangalas sa dito yung sinuwerte. So okay na yan. So siguro target ko na lang yung mga master makaabot dito sa Labyrinth Stadium. At ako na ako ng atake dito mga master, at magpapataas tayo ng level. So yung kung may tanong pa kayo mga master at di pa kayo naiintindihan masyado, magtanong lang kayo sa akin, at
ako ng bahala yung sumagot. Sino ang mga master? Bye-bye.